Ayun na, live na tayo. Oh, yay! Magandang oras, finally! No? Finally, nag-crash lang po yung YouTube pala namin kanina, kaya hindi maitama ng aming technical director na yes. Si Michael. And of course, kamusta po kayo? Naririnig niyo po ba kami? Ayan, oh, nakikita ko na sarili na. Beautiful. Yeah, no? Oh, diba, again, I'm asking you guys, am I beautiful tonight? Kasi ako nag-makeup nito, oh. Oh, yeah, parang no? Wala lang nangyari. Ganun naririnig niyo po ba kami? Please, pa-shout out. Ankosi, naririnig na ba kami? Malakas na po ba kami? Before we start the everything. Excited na si Cherry Chan. Are we clearly heard by you guys? Sally Gemini, hi! Sally Gemini, ano mo, Facebook friend ko yan. Oh, yeah? Yeah. Jerome Reyes, Emeline Aranillo. So, Agosto Adose. Wow, from KSA daw. Ian, okay, ready na tayo. Okay. Handa na po ba kayo sa mga maiinit na politics at showbiz chika? Dito sa OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. With, syempre, sino pa ba ang aking pinakamamahal at napaka-feisty na nanay Jobert Sukal dito? Of course, napakabait kong anak, matalino, at saka sarap kasama, Diyos ko, day and night. Syempre, direct chops manansala. I love you, anak, you're so good. I'm proud of you. Na isa pang mamahal mo sa akin ay kailangan kong sumabay kahit alam kong naiiwan ako kuminsan sa kangkungan. Pero dahil sa pagmamahal at saka humility mo at pagbibigay mo sa akin ay kahit papano ay nakakahabol ako. Ay nako, hindi ka naiiwan actually. You just feel so, pero hindi totoo yan. Akala mo lang yun. Anyway, basta ako na nga ng beauty queen. Okay. Ako na tunay na reyna, ha? Ako na tunay na reyna. First time ako ka na lang natin, Doc. May kwento sa pagiging reyna mo ngayon. May behind the act kwento. Yeah, pero ngayon po ay isang live po ang matutunghayan huli ng ating mga ka-OOTD na. Yeah. At we will talk about a lot of things. At isa sa mga, you know, yung mga... Isang pag-uusapan natin na sa oras na ito ay mukhang pwede na nating ikwento sa kanila, no? Of course, ngayon naman, bago ang lahat, ay pasasalamatan po muna namin ang lahat ng mga nanood noong last episode natin na medyo dumami po, dumadami at patuloy na dumadami ang ating mga subscribers. Yes, keep on supporting us, ha? Kasi syempre sa inyo lang kami kumukuha ng lakas. Siyempre, kapag marami nanood sa amin at marami nakaka-appreciate ng aming little things na binibigay sa inyo, siyempre, doon lang kami kumukuha ng inspiration. Sa mga nanonood ngayon ng live, sana'y mag-subscribe na rin po kayo kasi mas marami po yung mga nanonood kaysa sa mga subscribers natin sa ngayon. So, sana ay mga subscribers natin, lahat ng mga nanonood, ay malaking bagay at malaking tulong para po kami ay lalong magganahan at lalo tayo ma-inspire. Diba, as tulad na pinangako natin sa kanila that, you know, it's not easy to do live, but you know, we have to do this para makapag-interact tayo with you. Kasi, di ba, iba pa rin yung feeling kasi that nag-uusap-usap tayo sa mga comment section ninyo. Mm-hmm. Tapos, nakukuha namin kaagad-agad yung mga reaction ninyo at saka mga suggestion ninyo on issues na pag-uusapan natin. Maganda rin yun eh. Madami na po ang mga nakikita namin na mga nagko-comment na. But later on po, pagbabasa po kami. Pero, diretso na muna tayo sa This Is It Politics! Nay, pag-uusapan natin ng mga bagay na nakikita at nararamdaman natin ngayon, no? Yes. Marami kasi tayong mga nakukuhang mga nakikita mga posts at saka yung mga comments na about sa suspension ng klase. Oo nga, kasi 'di ba? Kasi dito sa atin sa Pilipinas, no, sa mga taga-abroad, recently kasi masyadong tag-ulan. Kumbaga, grabe ang ulan dito, talaga unpredictable ang ating weather. Kumbaga, sometimes bubu siya ng hating gabi, hanggang umaga, hanggang tanghali. Walang pinipili ng oras, no? In many parts of the country. So ngayon, kasi simula lang ng classes, di ba? Nagsimula ng face-to-face classes sa mga kabataan. So ngayon, marami nagtatanong, may klase ba? May pasok ba? Sino ba dapat magbigay sa amin ng instructions na kami ay hindi na papasok sa bahay na lang ba? Or what? Ayun ang pag-uusapan natin. Marami po kasing mga complaints, no? Mm-hmm. Na nakukuha yung iba-ibang mga LGU. Mm-hmm. Dahil nga, bakit daw ang karatig bayan nila ay magsususpend ng maaga samantalang yung dalawang tumbling lang,
yung isa hindi pa nagsususpend. Oh, kasi syempre, alam nyo kasi sa by nature, no, ang ating weather talaga ay hindi naman talaga sakop talaga lagi yan ano eh. Hindi lang nasasakop lagi ang isang municipality eh nang sabay-sabay. Minsan uulan dito sa kantong ito, sa kabilang kanto walang ulan, dito baha na. 'Di ba may mga ganung areas eh. Kaya ngayon, minsan tinatanong na bakit sa ano wala silang klase, ba't kami may klase? Alam mo, kasi mga kabataan kasi natin minsan, kasi napaka-stubborn din. Eh. Napaka-stubborn din. Yung iba kasi ayaw taga pumasok. Kumbaga din na dahilan na lang yung nagko-complain sila kasi making excuses para hindi sila makapasok kasi nga sa kabilang kanto, sa kabilang barangay ay walang pasok. Kasi nga, yung tubig, doon kasi may ulan. Doon kasi bumuhos ang baha. Bumuhos. Dito naman sa area ninyo, wala. Kaya, sino ba ang dapat magbigay ng authority? So, dapat may authority para mag-suspend ng classes? Sino ba talaga? Una, may nagsabi dapat DepEd. Ang DepEd po mga kaibigan ay hindi talaga nasakop yan. Yung kung kailan tayo tatamaan ng ulan, kung kailan tayo tatamaan ng mga sakuna. So, ang DepEd ay discovers the curriculum. Diba? The under lang sa umbrella nila ang lahat ng mga eskwelahan for some reason, for ibang... Pero ang pag-suspend ng classes because of bad weather, dapat sa local yan eh. Local government. Palaging sa LGU na dapat nag-uumpisa yan. Oo. Pero ang tanong, halimbawa, bakit kaninang umaga si Makati, si Caloocan at saka si Malabon at si Nabotas ay agad-agad na nakapagsabi sa i-google mo lang sinong nagsuspend. Yes. Sa malalaman mo agad. Mm-hmm. Ngayon, bakit ang Makati, ang Marikina, yung kung sino man na LGU ay hindi nakapagsuspend? May kinausap ako ilan mga principals na at saka ilang mga guro, no? Paano ba talaga nila ginagawa na malalaman kaagad na kung suspended o hindi? O kanino ba taga makikinig ang mga tao? Actually, Nay, meron na talaga tayong mga signal warning na sinasabi, yes. No? May mga kukulay ang ginawa ang NRDMC. National Reduction... Risk Management. Risk Management. Na may green... yellow at saka orange and red. Mm-mm. No, itong si green, pag green level, kumbaga parang ulan-ulan lang siya, pwede may klase. Mm-mm. Kapag yellow na nai, automatic wala nang klase ang mula from pre-LM hanggang senior high school. Kapag at saka pag orange and red. Mm-mm. So yun yung mga may mga basis na tayo. Uh-huh. But most of the time, kahit meron ng ganoong mga color signal na tinatawag, mm-hmm. No. Nag-aano ka pa rin kasi minsan gusto mong malaman sa mismong eskwelahan mo. Mm-mm. No, kung suspended ba talaga o hindi, baka dito suspended, baka sa amin hindi. Yes. Diba? So automatic yung mga estudyanteng masisipag na ayaw mag-absent, pipilitin pa rin talaga nila na pumasok. Mm-hmm. Kanina na ang anak ko nagising ng 5:30 in the morning. Mm-hmm. Hi, Kiara. Nagising siya, sabi niya, Daddy, I have class. Mm-mm. But when I told her na wala, parang, Daddy, you have to call my teacher. Mm-mm. Gumaganon pa siya. So, ang sinasabi ng mga principal, dapat ang NDRRMC head ng LGU mm-mm. ay sabihan agad ang kayang mayor. Mm-mm. Ang mayor niya na ahead of time. Mm-mm. Kasi sila ang may checklist eh. Nache-check mo naman agad, napaforecast mo naman agad. Yes, oo. Kung maulan ba sa lugar mo. Oo, hindi. Mm-mm. Kasi ang mayor will just wait for some signals from the people down the line. Yes, bago siya mag-announce. Yes. Ngayon, madalas, hindi mo pwedeng sisihin talaga ang mayor mo. Ang pwedeng dapat napapagalitan mo ang NDRRMC mo na head dahil siya talaga ang may obligasyon noon. Also dapat na de-delegate na maayos 'yan from NDRRMC whatever papunta sa mayor tapos papunta sa mga schools tapos mga principals, no, sila dapat ang may authority sa kanilang paaralan kung sila ba ay papapasukin o hindi. Minsan na ang principal na close sa mayor, pwedeng tinatawagan na niya agad, Mayor, may plasok po ba? Kasi nabobombard na po kami ng mga complaints ng mga magulang, mga ganon. Not necessarily the mayor per se, the office of the mayor. Kasi may mga tao naman sila dyan na naka-assign, no? na may know-how. Uh-oh. Kasi syempre, ang mayor cannot accommodate all the calls. No? So may inaano yan. So but then, on a certain, every school dapat ay vigilant. Mm. Dapat sila mismo ay alam nila kung yung kung ano ang kung sino talaga dapat ang may point person ka diyan eh. May point person dapat diyan kasi the principal of the school of every school kailangan talaga listo siya
para to find out kung covered ba sila ng suspension for the day or tuloy ba ang klase sa kanila, because sila mismo eh, kasi it's not just about ha yung kabila, kasi may mga ibang estudyante na galing sa from far-flung areas na syempre magta-travel, yung iba dyan okay walang ang ulan dito pero yung dadaanan nila baha. Alam mo yung mga ganon? Hindi lang hindi man lahat yan nakatira malapit sa school. Yung iba dyan malalayo ang school nila. So, alam mo dapat... So, sino ba talaga ito, may authority? Ito nga na ito, kaya natin pinag-uusapan para at least maka... Kumatok tayo, no? Oo. Sa DepEd, sa LGU, sa mga principal, sa mga guro. Kasama na rin yung mga estudyante, no, yes, Nay? Yes. Para katukin lang natin, dapat klaro na. Mm-hmm. Bago pumasok ang mga bata, sasabihin sa orientation sa mga magulang, kailan ba... masasabing walang klase na pwede nyo nang hindi gisingin yung hindi nyo nagisingin yung mga anak nyo sa panahon ng bagyo at tag-ulan. Hindi naman does not happen the whole year round naman eh. Kumbaga, sistema lang kung sino mang gaga, kanino mang galing ang utos, tapos i-delegate na maayos para yung mga bata hindi na nahirapan, kasi iba dyan nakabihis na. Oh, Nay, ito ay nga ang problema, no? Sabi ng isang superintendent na kaibigan natin, minsan, nasa loob na sila ng eskwelahan, tapos biglang magsasabing suspended. Yung principal, ayaw nilang palabasin yung mga bata kasi lalo silang magiging delikado pag nilabas nila. Mm-hmm. Pero mabobombard naman yung principal ng lahat ng mga complaint at mga 888 na tinatawag na kung sana sila naman na magkakaproblema. Mm-hmm. Kaya ngayon sana ay, ngayon po ay nakikiusap po kami ang inyong mga lingkod sa OOTD na maitama ang manifesto, maitama ang usapin. Kailan ba talaga dapat hindi papasukin yung mga bata at sino ang uuna at kailan ba dapat sabihin kung suspended o hindi. Total, masyado nang open tayo sa social media. Everybody is using social media, di ba? May mga group chats dyan, di ba? Social media, you can make announcements. Meron na kayong reference kung saan sinong kukontakin nyo. Social media, ang bilis-bilis magkakalap ng ano eh, ng balita eh. Kumbaga, basta legit lang. Alam mo, sistema lang po yan. Sistema lang. Ako, I believe in that. Sistema, kung pa kanino magagaling, bilisan. Kumbaga, na-foresee nyo na ganito, na ganyan. Huwag nyo nang hintayin yung last minute. Kasi yung mga bata kawawa, yung mga magulang, Diyos ko, mga baon pa nila, di ba? Na, ang usapin kasi, parang sino ba ang gagawa ng sistemang ito? Ang DepEd ba na pinamumunuan ng ating Vice President na si Sara Duterte? Mm-hmm. O ang mga LGU na lang? Da, hindi ko alam kung gaano kaklaro, kasi Nay, kailangan kong klaro po ang inyong mga yung mga do's and don'ts ninyo. Kailangan klaro rin po sa mga magulang bago po, bago ang pagpasok at ang orientation. Oo, pero yung sa DepEd kasi as a whole, yung DepEd na main dito sa atin under VP Sara Duterte has very limited access to, alam mo siyempre, to the weather bureau ng bawat area, bawat locality. So, dapat may blanket authority na lang na ibinibigay sila sa mga local governments, LGUs, para yung LGUs naman, from their end, sila na mag-ayos ito with their own locals. Oo, yung kanilang locality. Yan po, no? Sana ay maayos po natin ito, lalo na mga panahon na ito, Nay. Ilang araw na po ang ulan dito sa Pilipinas, sa Maynila, sa Region 1, sa Region 3, kung saan dito sa Bandang Luzon. Sana po ay inaasahan namin na kahit papano ay makatulong po ang OOTD, no? Oh. Ang programang ito, para maitama po ang inyong mga patakaran kung paano nga po ba namin sasabihin kami mga magulang sa mga anak namin kung at kailan kami magdedesisyong hindi, kasi sayang yung tulog ng mga bata. Lalo na yung ako na, 9-year-old pa lang, no? So nag-aaral pa rin talaga, excited palagi siya to have a school. But right now, yun po. Basta, kung ayusin na nila. Yun, magbabasa lang po kami ng konting mga kaya nating basahin ng mga komento dito sa ating ano. Sabi ni, dapat LGU lang, sabi ni Lynch Salles. Yung mismong DepEd Secretary, walang pake, confidential funds lang ang focus na. Hindi natin alam yun, ikaw talaga, Tena. I agree, LGU talaga dapat, kasi iba-iba ang sitwasyon in every area in Metro Manila, Tess Balburias. Pa-shout out Romel watching, Erwin Celis ang aking kaibigan. Na taga Bulacan. At hindi lang to Metro Manila, mga kaibigan, we're talking about the whole country ha. May LGUs ng bawat syudad.
ng bawat bayan. Oo. So yun, sa mga nanonood pa lang daw ngayon, sana mag-subscribe na rin po kayo, no? Yes! Okay. Dahil marami-rami pa po tayo. Ito pa, dito po sa Orion Bataan, lahat po ng grade at section may GC po, kaya agad po nalalaman ng lahat if may pasok or wala. Yun nga po, kailan po ba natin talaga malalaman? Anong oras po ba dapat natin malalaman kung may pasok o wala? Yung oras na gigisingin mo pa yung bata o yung the night before, eh, alam mo na kaagad-agad since may mga weather forecast naman po tayo. Ayan. Okay. Yun! Sige. Tuloy tayo. Uy, nap! Kagabi, we're talking about queens, no? Oh, na, dito yes. Muna tayo. Okay. Ready na ba kayo sa susunod na ating segment? Yes, na updates natin on... This is it! Politics! Yeah. Yun! Excited si nanay kasi mahal na mahal niya ang taong pag-uusapan namin. Oo. Di ba, a few weeks ago, naikwento namin sa inyo that our dear friend, the torch queen, no? Ang napakahusay ng mga aawit na si Miss Malubari, ay is suffering from stage 2 cervical cancer. So our dear friend Patricia Vier, isang actress, singer at saka philanthropist, ay nag-produce ng fundraising concert for Miss Malubari sa Chatrino Promenade Green Hills last night. Okay, I directed the show, tapos si Tito Butch Miraflor ang musical director natin. So many guests, mga surprise guests na nag-perform before Malu. I would like to congratulate Malubari because, you know, for me, that was her best performance ever. Napakaganda ng performance ni Malubari. I cried the river because, you know, syempre, pag-close namin yung Chaps. Si Direct Chaps ay tumulong din sa amin. Nag-sponsor siya ng mga cupcakes, cupcakes for Miss Malu. Si Joel Cruz of Aficionados sent his help. At saka is willing to give Malu somewhere, you know, assistance. Yes. Tapos, napakaraming mga friends namin sa Gracie Buna, nandun kagabi, napakaraming mga artist, Anthony Castello, La Marisa Sanchez, La Aramina, everybody was there. Malu was crying at the back, sa back na, kasi sabi, hindi siya makapaniwala. Naginawa ang concert nito ni Malubari, di ba, dahil birthday niya, birthday and at the same time. September 2 ang concert, the other night. Tapos kahapon on September 3 was her 60th birthday. Uh-oh. Kaya dual citizen na po siya, senior citizen na siya, saka Filipino citizen, no? So ngayon, last night nga, she joined me sa the music box, no? Kagabi, after her birthday, yes, party sa Anonas. Kasi after ng concert kasi that night, ay tumakbo na ako sa music box. Alam mo, it's really nice to have friends like eto nga sa Patricia Vier, na, alam mo, nakakaloka pala itong si Patricia, no? Sabi nga ni Malu, alam mo, isa siya sa mga kaibigan ko na hindi ko naman talaga super close talaga in the past. Kuba, I haven't done something good, yes, for her. Pero here she is as a very, very noble queen at saka generous. At saka she really has a kind heart na nag-gumawa ng paraan para makalikom ng funds, makapag-produce ng concert para yung proceeds of which ay gagamitin po sa operations ni Miss Malubari. Diba sabi niya, saan ka makita ng ganito klaseng mga kaluluwa? Napakabubuti. Sa mga hindi nakakaalam po, si Miss Malubari has a cancer. Oh, yeah. Kaya ginawa po yung concert na yon. Nakita, yeah, ko, Nay, ako nung nanonood po ako, nakita ko yung mga taong may ginanto ang puso, no? Mm-hmm. Na sabi mo, ngayon ko lang nalaman na hindi pala sila ganun ka-close ni Patricia Javier. Mm-hmm. Kay Miss Patricia Javier, isa pong pakiramdam na ibinigay nyo sa amin at ipinamalas nyo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang pagtulong. Yes, saludo, no, kami sa iyo, Patricia. Mm-hmm. Nandoon sila Aramina Nay, nalibre lang sila Marisa Sanchez. Nag-perform siya for free. Oo, yes. Si Anthony Castello. At ang alaga ko si Fron Alcano was also there. Sang a song for Miss Malu. Miss Gracie Buna was there. Yeah, no? Si Ivona, yung ating bouncer diva. Kay Miss Malubari, bilang audience ay naging fan po ako, uli ako sa inyo. Sobra yung binigay niyong pakiramdam na habang kumakanta kayo ay nagkukuwento po kayo at inilalagay niyo kami sa isang pakiramdam na kailanman maaaring hindi namin mararamdaman. Alam mo, napakahusay niya, no? Ang husay. Mahusay niya sa magkwento, mahusay sa kumanta. Yeah. Ang ganda niyang panoorin kahit nag-iisa lang siya sa entablado. Alam mo, when you're working with somebody like Malu or Butch Miraflores, musical director, iwanan mo lang sila. Kahit matulog ka, you're safe. Okay na lang. You're safe the show. At isa sa nakaka-touch din dito, alam mo, we owe this to you guys. Isa sa mga ating regular viewers, si Reynold Feronda Bisquera. Yes. Alam mo, sent a little help.
I sent a little help through my GCash para tulong sa concert, no? So some of the money that he sent, we bought some food mm-hmm. para sa aming mga staff, para sa, alam mo, thank you so much, Reynold. You didn't have to do that, but you still pinilit mo na makatulong. Grabe, no? Dito lang natin sa OOT hindi na kilala. Nasa ibang bansa, hindi natin talaga sa kilala personal, mm-hmm. pero patuloy siya nagbibigay ng ganoong pakiramdam. Alam mo, it's not about money, alam naman mm-hmm. natin to, but you know, your gesture of extending help, alam mo, sabi nga natin, oh my God, hindi, we cannot thank you enough. To all of you, of course, no, kahit na ngayon lang kayo sumali sa amin, yes. Through your subscription, through your joining us in our show, ay malaking tulong na to para maipahati natin yung ating mga mumunting tulong at mga balita sa yes. nakararami. At members of the press, thank you so much. La Pilar Mateo was there. Yeah, I saw her. Oo, at saka yung, Miss Mercy, nakaibigan na to talaga ni Miss Malu. Mm-hmm. Miss Malu, pare, nanonood ka. Congratulations. Again, I'm now one of your fans na masasabi na at mahal na mahal kita. And we're bringing the show to Music Box. Yes, on October 1. On October 1, exactly kung ano yung show na napanood ninyo dun sa Chatrino, ililipat namin sa Music Box. Yung portion ni Malu at saka ni Tito Butch with guest KL Alo at saka Fred. Maganda yan. Maganda ang show na ito. Abangan nyo po sa mga sponsors, Joel Cruz, sa ating mga sa mga sponsors na lalapitan, ay tulungan nyo po kami at this is one hell of a good show. Patuloy po kaming ipagdadasal ka namin, Miss Malu Bari. Dahil alam namin na ang dasal ay isa sa mga pinakamagandang sword. Yes. No? Sandata for you, natin. Sandata natin yan for us to give you help. Hindi man pinansyal, hindi man kung anumang help that we can give, prayers can really yeah. move mountains. Uh-oh. Yes, kung sa mga hindi nakakilala kay Miss Malu Bari, she was a former star of the Kalesa Bar. Kalesa Bar is where some good and brilliant artists start. Sila Vernie Valga nang galing doon, sila Joey Albert, sila Lourna Pal. Ang dahil po nang galing sa Kalesa Bar, that was at the Hyatt Regency Manila, along Ross Boulevard, long, long time ago. Hindi yun na inabot yun. But if you should listen to her, catch her in some shows, napakahusay. One of a kind. Yun! Okay. Congratulations! Congratulations, Malu! Bago natin susunod, syempre, dahil nga live tayo, this is the only time and our chance to read po yung inyong mga comments, no? Sabi ni Erwin Celis, ang kaibigan na dati siyang nag-manage ng Music Box. Ah, talaga? Yes, nami-miss na raw niya. Kumusta kayo? Kumusta mama mo, Erwin? You both talk with sense, always waiting for updates regarding about everything. Keep it up, sabi ni Marikit. Yeah, thank you. Hindi ko pinapalampas ang show ninyo kahit madaling araw na dito sa Hawaii. Gusto ko ang mga pananaw ninyo sa mga bawat issues. Marami pong salamat. Salamat. Ed Alan, hello po. Watching from Manitoba, Canada. Sabi ni Gilbert Mertz, hello, I'm Glenn. Watching from Jeddah, KSA. Ang dami natin mga nanonood from abroad, no? Kakatuwa naman kayo. You find time for us. Sabi salamat. Ni Ms. Tess, this is vlogging. Not imposing opinions to its viewers, but only expressing their opinions for their audience to exercise critical thinking. Love you, Jobert and Chops. God bless you. God bless you, Miss Tess. God bless you. Yun. Sabi ni, may nag-aaral dito, skin reveal daw. Ang fresh naman ni Direct Chops, skin reveal naman po. Maureen B. Pumasyal po kayo sa aking celebrity drip. Yeah. Pinilip po kami para gumanda po yung mga skin ninyo. I-add nyo lang po kami sa Facebook sa Celebrity Drip and we will help you. Yun! Yes. Na-i-promote ko ako sa maraming mga artists pupunta dyan, ha? Apo. At makakausap, makikita nyo po ako doon. I-message nyo lang po kami sa Celebrity Drip. My support is genuine and it's pure. Yeah, Reynold. Maraming salamat. Oo. Prayers for Miss Malu. Ang dami mga ganito. Hello, Direct Subs and Tito Jobert. Watching from Dubai, UAE, Jers, maraming salamat. Jobert Asokal dito sa Senado. Si Kenneth palaging ganito. Oh, may nagbigay na ng pera na eh. Oy. Marie Jean Vocal, nagpakulay siya. AED 3.69. Ano yun? Ay! Salamat. Maraming salamat. Salamat. Night before we go on with sa ating susunod na pag-uusapan, no, yung last episode natin kasi na kung saan ay pinag-usapan natin si Maharlika. Yes, no? Yes. Maraming mga magagandang comments ang sinabi. Meron din namang hindi magaganda. Oh, naman. Pat
akala nila na yung maka-Marcos tayo o maka-pro-Marcos. Ako lalo, no? Akala ng mga ano. But that's the same, hindi po ganun. Sabi nyo nga po, these are just opinions. We don't have political colors here. Wala pang kulay. Kailan man. We just talk about, you know, siyempre kung ano napapansin natin ng mga issues. Saka, we in our little capacity, gusto lang namin matalakay minsan, to be fair with all the angles of the discussions. Pero it has nothing to do with being a Marcos loyalist or not. Because ako, I'm not a pro-Marcos loyalist. I didn't even vote for him. Kumbaga, basta, forget it. Obo, hindi po siya, wala pong kulay wala ito. Kulay, wala kulay. Kung may mga opinion po kayong hindi naaayon sa aming mga opinion, we will always respect that. And this, at the same time, kung maibigay niyo po yung respeto niyo sa amin o hindi, call niyo naman po yun, no? At saka, we won't take that against you. Kasi tayo naman dito, hindi naman yung tao ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung mga sitwasyon, yung mga issues that go with it. Yun lang naman yun eh. Like yung kay Marlica, di ba? Ang point lang naman dito na inaano ko is that yung pagbibenga minsan, di ba? Sometimes it's not healthy. That, di ba, yung trust ng tao. We have trust issues here eh. Kapag nagtiwala sa yon tao about their secrets at baka pagkakaibigan mo, tapos di ba you have to protect that secret na yan, hindi dapat na-reveal yan until the end of your, you know, yun, until the end of your life. Kumbaga sinikreto nga niya, pinagkatiwalaan kayo, not because nagkadisgustuhan kayo tapos ngayon ilalabas mo sikreto niya kasi nagalit ka. That's not fair, kasi kasama, di ba, minensyo ko before, it's part of the package ng friendship that you have to take care of one another and take care of your secrets. Kapag nag-away kayo, wala kang karapatan na ibulgar kung ano ang nalalaman mo. That is not good. That's not good. Tama. Yun lang mo naman ang maliit na siningit lang namin, no? Dahil nga at this live tayo, we can talk about the mga previous things na nangyari, no? Ngayon po, pag-uusapan natin na speaking about mga ganyang hindi mo i-rebel, no? Yung mga sitwasyon. Marami mga lumalabas ngayon tungkol kay Miss Casey Concepcion. Si Casey Concepcion na balita. I don't know if tama ako, ha. Kesyo, nag-unfollowan sila ng kanyang daddy, Kiko, sa Instagram or what. Tsaka yung sister niya, si, I think it's Miel, o si Frankie, or something like that. Tapos ba mga nag-unfollowan, tapos, I don't know lang, parang hindi lang nila na-unfollow si Sharon, the mother. Kumbaga siya lang yata ang poste talaga na hindi nagalaw. Pero si Casey, parang, siyempre, it's not easy also for Casey na i-handle ito because siyempre pamilyang involved eh. Siyempre pag in-unfollow ka ng daddy mo, na kinilala mong daddy, na tumayong tatay mo, like si Senator Kiko Pangilinan at saka mga kapatid mo, ang sakit. They might have their reasons, no? You'd like to understand sila, Frankie, kung bakit na nagagawa ito kay Casey. Masama ang loob nila because of this and that. Ayaw na natin pakialaman yun. Personal na nila yun. Pero nakakalungkot kasi pag-usaping pamilya, di ba may nababasa tayo minsan, nagdidemandahan because of konting yaman, konting mana, nag-aaway-aaway, napapatayan. Uy, sana huwag naman umabot sa ganun. Pero ito lang, this is happening now. Ako, nakikita ko lang, this is happening now kasi parang merong kinalaman sa nalalapit na concert ni Sharon at ni Gabby. Sa ganay na parang sinasabi mo sa amin na ang pakiramdam mo, ang opinion mo sa nangyayaring ito ay parang hindi totoo talagang merong chaos or may nangyayaring ganitong alingas nga sa pamilya nila. I don't really know. Sana hindi. Sana mali ako. Kasi nagtatagnitag nila ako ng mga sitwasyon eh. Because this has been happening even before. Kasi naibalikan lang natin, no? In-interview muna ni OG si Casey Concepcion. Yes, ang gaganda ng mga sinasabi ni Casey. Excited si Casey sobra sa maraming mga bagay tungkol sa concert ng dalawang nanay at tatay niya. Yes, oo. Na kailanman daw ay hindi maisa maiintindihan dahil siya lang naman talaga ang nag-iisang anak ni Sharon at Gabby. No? Oo, totoo naman. Yung happiness, yung excitement, kung paano niya kamahal ang nanay niya, kung paano niya sinabi na siya naman talaga ang dahilan, kung sino siya, ay maraming dahilan si Sharon yon. And then, nagkwento rin siya sa mga kanyang mga stories na kung saan ay sinasabi niya na 18 years old pa lang, sobrang naging independent na siya, nakapagtrabaho siya sa kung ano-ano mga trabaho. Yeah, she was in Paris. Sa Paris, so doon namuhay siya ng normal at simple, na walang nakakakilala sa kanya at normal na tao.
nung bumalik siya dito, kinailangan, hindi niya alam kung anong gagawin. So, pero dahil mga artista yung dalawang, ang kanyang mga magulang, ay naging artista rin siya. Yes. Parang ganun naman talaga. Nawala masyadong effort. Niya. Oh, oh. Parang served on a silver, yes, silver platter. Tapos naibiglang nawala siya sa limelight, umalis siya. For some reasons. No, ngayon bumalik siya sa pumunta siya ng New York na eh. Nag-aral siya, bigla nag-audition siya at may call siya at nagkaroon siya ng magkakaroon ngayon siya ng movie. Ayun. Oh, Parang Asian something na Asian about my Asian people at nakuha siya doon. Parang rich Asians na naman. Parang ganoon na and siya yung napili to be a part of that a particular role. Ngayon ay pagkatapos nung napanood naman natin siya sa interview ni Nanay Christy at ni Rommel sa Christy for Minute, no? Bigla naman nagbago na naman ang mga bihis at storya at kwentuhan. Ano naman sinabi niya doon? Parang bigla na yung sama ng loob niya hindi ayaw niyang i-reveal bakit masama ang loob niya sa nanay niya. Biglang makikita natin sa IG sa mga IG natin o sa mga posts at mga ano na mga tao na in-unfollow ni Kiko at saka ng kapatid niya si Casey. Si Casey, yun nga eh. Kumbaga, why is this happening now? Alam mo, minsan nakakalito, no? Baka mali ako, di ba? I don't know. Pero nangyayari ito lagi pag may malaking project sila. Napapansin ko yan. Pag may malaking project si Sharon, this is coming out. Kapag, di ba, parang kapag malapit ng campaign, this is coming out. Alam mo, sabi ko, ito ba'y nagkakataon lamang? Kasi kung nagkakataon lamang, so be it, no? Mabuti naman kung gayon, kung nagkakataon lang. Pero kung intent para to promote, Sorry naman, nag-unfollow si Casey sa tatay niya at saka sa kapatid niya. Hindi si ang dating senador na si Kiko ang nag-unfollow. Oo, siya ang nag-unfollow. Yes. Kumbaga, bakit kailang mangyari ito? Alam mo, nakakagulo din because naalala ko dati even the Sharon at saka Gabby thing na yan even before all this, no? Kasi long time ago si Gabby, di ba, alam mo natin Gabby and Sharon became a hot item during the early years, no? That's why may nabuong Casey Concepcion at saka di ba si Sharon siya nagpalaki kay Casey without Gabby kasi Gabby naghiwalay sila. Si Gabby stayed for the longest time in America, so di ba namuhay doon. Tapos when he came back here, tagang he became a hot item si Gabby. Pero kakaguluhan yun. Nag-aagawan ng mga productions para i-contact siya for some projects, mga endorsements and everything. I was privy to that. Because isa ako sa mga frontliners din ng pagbalik ni Gabby rin eh. Kasi he was being managed that time by Rose Flaminiano. Tapos yun, may mga projects kami inayos. Ngayon, there was even an offer. There were offers actually, hindi lang isa, na pagsamahin si Sharon sa Gabby sa pelikula. Sharon was excited. Pero syempre, may mga ano yan. Gabby was fine. Si Gabby, alam mo, ganyan na si Gabby. Okay, para sa tingin ng tao, Sharon may be a bigger star than Gabby. But hindi mo rin pwedeng tawaran ang kasikatan ni Gabby during his prime. Yes. Una siyang sumikat bago si Sharon. Sharon started young. Solo naman siya. Yes. Wala pang Gabby na time. Pero si Gabby sumikat talaga, superstar yun. Yung highest na. Yung... Ngayon, nung in-offerance sila for movies, may conflicts yun. Because may demand si Gabby. May demand si Gabby, which na hindi tinanggap ni Sharon sa puso niya. Gabby demanded na dapat pantay ang kanyang talent fees. At pantay ang billing nila. Na parang hindi pumayag si Sharon. Yes, yun ang pagkakaintindi ko. Because, kasi sabi niya, hindi eh, dapat mas malaki talent fee ni Sharon. Hindi pumayag si Gabby. Kasi alam mo, totoo naman yun eh. Tama rin naman si Gabby sa business point of view. Because, kakalkalin din lang naman ang buhay nila. Diba, yung lahat na makasiraan ay maglalabasan para lang mapromote ang pelikula. Might as well be paid well. Yes. At saka, tama na dapat ay pantay ang billing nila. So, hindi yata natanggap ng company Sharon, kaya hindi natuloy. Oh, that's why. Kaya ngayon, may concert sila matuloy. Pero natuloy yung commercial. Yung commercial sa McDonald's. Cliche, McDonald's, no? Baka naman. Hello, madalang naman ako dito ng Big Mac. Charot! Diba, natuloy sa commercial. Pero for sure, pantay yung talent fee doon. I'm sure about that. Hindi papayag si Gabby. Kilala ko si Gabby. Tsaka, nagtataka lang din ako, bakit sa concert, hindi sila pwedeng magsabay mag-rehearse.
At magkikita na lang sila sa gabi mismo ng concert. No? At magandang strategy rin yan. Of course. Oh, parang aldab lang, no? Yes. Kaya nalulungkot ako at hindi ko alam kung saan nanggagaling lahat ng ito. Because, alam mo, biglang pumutok itong case issue na ito at saka yung mga sa kapatid niya at saka sa daddy Kiko niya. During the time na magkakaroon ng show ang kanyang ama at ina, si Sharon at si Gabby. So parang ito ba ay isa sa mga slants nila para pag-usapan, para tumunog, kasi kung concert scene din lang, hindi na sila ganun kaiinit Gabby and Sharon. Pero syempre the exact hindi naman din sila singer kasi pag concert dapat singing. Si Sharon is a singer, si Gabby can carry it. Hindi talaga siya singer, yes. More of an actor. Yes. Pero di ba, pero pag pinagsama mo sila, exciting 'yon. Sa mga katulad namin na kapanahon na nila. Pero sa mga teenagers, who cares? They don't care about that. That's why they have you mean that's why they have to do this para umingay. Pwede. Pwede na para bang hindi man sinasadya ni Casey. Hindi man ginusto ni Casey na sadyang gawin ito para pag-usapan ang nanay at tatay niya. Pero may nag-trigger. May nag-trigger na para pag-usapan, para guluhin, para magsalita, walang choice kundi mag-explain. Something like that. It's a silent strategy na merong brilliant mind behind this na maybe hindi alam ni Casey. Correct. Di pwede eh. Oh, maaari, no? PR man din ito o die. Kaya ginawa nila to, pinasama ang loob ni Casey, in-unfollow ni Casey si Senator yes. Kiko at saka yung kapatid niya. And then, ngayon, pinag-uusapan natin. Yeah. Darating ang araw, pag malapit ng show, Sharon magsasalita na yan. Si Gabby magsasalita na yan. So, nakapag-promote na sila ng libre. Well, bad or good or bad publicity? Still publicity. It has always been the thing. Yes. Sana lang hindi, no? Kasi, ang kinalulungkot ko lang kasi, kumbaga nagagamit ang pamilya nyo. Mga nagkakasiraan, nagkakaano, di ba? Para bang, lumang style na yan. Kumbaga, baguhin nyo na. Kumbaga, nagkataon lang ba ito? Ayusin nyo privately. Mag-ayos kayo. Mag-unfollow sa mga Instagram, sa mga ano. Uy, kapatid mo pa rin ang Casey. Casey's a beautiful girl, no? It's a lovely soul. Inside and out. She's a very nice girl. Mm-mm. But you know, hindi man natin alam kung ano na sa loob ng puso niya, kung anong sama ng loob meron siya. But you know, keep that to yourselves. May parang nung pinapanood ko siya, sabi niya, parang ang subtext ng sinasabi niya, nabuhay akong mag-isa, mm-mm, at madalas mag-isa ako. Ngayon, kakayanin ko to na mag-isa. Nasasabi niya yon. Subtext yun na eh. Parang hindi man niya sinasabi yon, pero yun yung parang nararamdaman ko habang pinapanood ko siya. Oh, pero kung ako rin naman yung member ng family mo, pasasaktan ako. Kung ako'y kapatid mo, kung ako si Daddy Kiko mo, kahit hindi mo siya tunay na ama, but you know, she raised you. Kumbaga, si Sharon, kumbaga, because siyempre, kasi kaya mo na, when you were young, di ba, who helped you crawl, who helped you run, sino umakay ng kamay mo. Kumbaga, alam mo yun, kumbaga, huwag natin kalimutan yun, not because kaya mo na ngayon, nakayanan mo mag-isa sa sabi mo, we feel for you, pero huwag na, kasi lalong lalaki lang yan eh. Lalakit, gugulo at gugulo yan. Ayokong makita one day na hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo. Diba? Sila Frankie, sila Miel. Yeah, si Gary. Yeah, of course. Gary, hi Gary. Si Gary has so much love of course, for Ate of course. Casey. Ay, sobrang mahal ni Gary si Casey. Yun. And she has a lot of beautiful things. Kaya nga ako siguro naiintindihan ko si Miss Casey Concepcion kung saan siya nanggagaling. Dahil mahirap ang mag-isa na feeling mo, yung dalawang magulang mo may kanya-kanya ng buhay at kayo naiwan sa gitna. Pero hindi, in fairness, kahit si Gabby, kahit ganun-ganun si Gabby na may nandun pa rin naman siya. Yeah, he has always been there. Yes. Kapag may communication sa Casey eh. Kumbaga, hindi rin kasalanan ni Gabby kung inilayo masyado ni Sharon that time, si Casey sa ama. Kasi siyempre, they were being raised by Kiko and Sharon. Wala na naman sila ni Gabby. Matagal din bago sila nagkaroon ng communication. But when they did, talagang constant yun. Hindi naman sila, kumbaga,
I would bump into Casey at Gabby minsan sa Green Hills, sa Gloria Maris. Alam mo, minsan nagkakasalubong kami niyan eh. Makita mo na si Casey kapag sama si Gabby, nakaganyan siya, nakahiling siya kay Gabby. Alam mo, that lost child, na hindi na bata ha, she's ganitong edad na niya, pag ganun siya kasweet sa kanyang papa talaga kay Gabby. Parang yung sobrang longingness na lang, no? Ramdam na ramdam. Tayo naman, we wish them well, no? All well. Ha? Of course. Oo. Pero sana hindi ito ginawa pala lang to promote the concert. I hope, no? Kasi, in bad taste. Kachipan, ganun. Kachipan. I-level up nyo. Tama na yung ganyan. Diyos ko, panahon pa yan ng mga Regal Films ng mga 1980s. Yun. Okay? Loud and clear, nanay. Of course, bago natin susunod topic, dahil nga live uli po tayo, hindi naman natin ginagawa madalas itong pag-ano. Yeah. Because this is our way to, you know, at least makatalamita ang mga audience natin. Nanay, we have 1,091 audience right now. Really? Thank you. Maraming salamat. Grabe, dami naman nyo pong nanonood. Sa mga hindi pa po subscribers dyan, sana po yung mag-subscribe na kayo para yung pong pinapangarap namin ni Nani na mga na subscription ay ma-accomplish na po namin. Kami ng 1.2 million. Yun, baon hindi. Of course, Erica Danger Snap, nagpakulay na naman siya, Nay, ano ng 800 JP. Parang yen ito. 800 yen. Oo. Talaga? Maraming salamat. BBBB Agreed Shops, Tumpak. Marilyn, hi Jobert and Direct Shops watching from Florida. Wow. From may nanonood, Eden Jo from Geneva. Teresa Balbas from UK. Reynold Biscaras, 1,000 viewers na ka. Yes, Reynold, marami sa. Greetings from Bangkok, Thailand. Share with us your thoughts. Share nyo lang patuloy. Dahil nga, na iba-ibang mga bansa ang mga nanonood sa atin, ng mga kapwa natin Pinoy. No? Maraming salamat. Sana patuloy nyo pong i-share din na meron pong OOTD na pwede silang mag-subscribe sa amin. No? Oo. Hello from Melbourne, Rico Melbourne. Hello, Direct Shops and Tito Jobert, we are watching now. Team Replay. Oh, may mga Team Replay tayo, no? Oo nga, strong yan. Team Replay, Team Share, yung mga team na no skip. Yung hindi sila nag-skip para lang daw dumami daw yung monetization ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Yan. Susunod naman tayong issue na ay, yes. Si Pokwang ay may pinost sa kanyang social media ng isang banana bread. Mali dito si Pokwang. Ay, Poki. Anong tawag dito? Ang alamat ng banana bread. Actually, yung banana bread nila, nakita na lang yan, niya lang yan sa isang social media post. So, naaliw siya, natuwa siya. Kumbaga, sa kanya, what was meant for fun. Nilagay yata siya sa IG niya. Tapos, parang sinabi niya, parang hindi niya feel to, parang ganyan, parang something like that. Parang, basta pinagtatawanan niya. So, nagdulot ito ng samot-saring mga reaksyon mula sa kanya mga kakampi niya, tsaka iba naman, mga bashers niya. Tapos kasi yung banana bread, obviously, nakita niyo naman, parang it's a private part of a woman na dark, na parang ganyan, na talagang yun ang shape. So, kumbaga, she poked fun on that, si Pokwang, no? So, nilagay niya sa kanya IG. So, marami nga yung nakuha ng mga reactions. Tapos, yung iba doon, sabi niya, ay, namimiss mo si Brian, Leo Brian, yung husband, yung ex niya. Tapos sabi niya, nako, wag na kasi mayroon na siyang bagong gano'n. Chu-chu-chu. Tapos hanggang sa naging nasty. Yung iba naman ang comment naman nila, parang ganyan din sa'yo. Parang ganyan. Pinatulan ni Pokwang, hindi ganyan kaitim ang singit ko. At saka, hindi ako ganyan kasi cesarean ako. parang gusto palabasin na ano siya? Kapag impact. Normal yung ano mo. Kapag normal, ganun ang itsura. In bad taste na. So, yung iba naman na-offend. Siyempre na-offend naman yung ibang mga normal deliver, nag-deliver ng normal. So, parang feeling na masyado di-discriminate si Pokwang. Si Pokwang naman was just defending herself from that certain basher.
Pero syempre, dapat kasi tiga maingat ka eh. Maingat ka sa social media. Sa social media na, no? Tayo nga na, no? Sa bagay, ako kasi, we just speak our hearts, no? Kung sabihin nilang mali tayo, yun yung opinion natin, okay lang. Pero pag ganito na, na parang, meron ka ng parang, anong tawag doon? Symbolic yung post mo. Na anyone can really have that kind of interpretation. Very public yun. Oh, you're just giving them, you know, you're allowing people to get inside your life. At saka pag alam mo, kapag hindi matibay ang loob, huwag na huwag kang mapost ng mga ganun, darling. Diyos ko, kasi kung nagbabasa ka ng bashing, Diyos ko, baka mamaya 6 feet below the ground. diba, tigok-tigok ka na sa kanila sa mga bashing nila. Alam mo, gagawin mo lang yan, you have to be ready. When you do things like that, dapat ready ka. Kaya alam mo dito, sabi ko nga, wala akong pwedeng ibang sisihin dito, kundi si Popong mismo. Kumbaga, it's not all, binigyan mo ng pagkakataon ng mga bashers mo na paglaruan ka at babuyin ka. Because of what you posted. Dahil una ang intention mo lang mo was you for having fun. Pero syempre, nagsanga-sanga na. Hala, hala, kung saan naman, mga deportation na ni mga Leo Bryan, ng mga pinag-usapan and everything. Kumbaga, kung saan-saan na. Kumbaga, dapat ingat ka, Pokey. Pokey yung palayo niya, hindi ito. Actually, tawag kay Pokwang yan. Na nilabot ko pag sinasabi kong word na Pokwang na lang. Oo, kasi parang nababasusan ako sa palayo na yun eh. So ngayon, ingat ka anak, ingat ka. Kasi in fairness mga Pokwang, mabait naman niya si Pokwang. Actually, napaka-generous niya, no? Napaka-generous niya sa mga members of the press, sa mga nangangailangan. Pero marami lang talaga din ang medyo disgustado dyan. At hindi mo rin sila mabili. Ang nangyayari na kasi parang bitter siya sa paghihiwalay nila ni Leo Bryan. Nung kanyang estranged husband, no? Pero kung tutuusin, talaga namang marami tayo nababalita na talagang tunay naman talagang mabait si Pokwang. Mabait si Pokwang. Pero syempre, hindi naman lahat niya napi-please niya. Just like all of us, any of us, many of us, na gawin mo man ito, may masasabi pa rin sa iyo tao. Kahit ano. Dumb if you do, dumb if you don't. Like si Pokwang, okay, hindi ako magsisinungaling. The late owner of the New Music Box, si Boss Wawi Di Diyos, who died during the COVID times, yes. No? Ay masama ang loob kay Pokwang. Okay. Kasi, si Pokwang kasi started with Music Box. Yeah, I was there. That, no? Yes, yes. Were you there? You witnessed that, no? Yeah, si Erwin Celis ay a manager. Yeah, no? Si Pokwang was a product of Music Box, the old Music Box. No? Ngayon, kasi madalas ako doon dati. Kami ni Boss Wawi magkatalamitam. Inuman ko yun lagi. Wine ako. Tapos siya naman may mga alak-alak din. Wine-wine din. So ngayon, sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, sabi ko bakit? Kasi couple of times in the past na nag-anniversary ang Music Box, nag-birthday si Wawi, birthday ni Dan Diyos, may mga events dyan. They would invite her. She never showed up. Not even once. At parang walang explanation. Na-hurt talaga siya. Of course. So sabi ko, I understand you. Kasi una-una, sila ay nga, di ba galing doon, sila Arnold Ignacio, sila sa Alan Kay nga, I don't think galing siya doon, pero pumupunta siya. Si Vice Ganda nga, niya hindi naman galing sa Music Box, pumupunta doon si Vice. Why can't Pokwang do that? Kumbaga, dapat, hindi naman kailangan tumanaw ng utang na loob. But, you know, for all time's sake. A simple gesture of saying I cannot because... If not for you. Yes. Alam mo yung ganun. And thank you because it will not gonna kill you. Kaya hindi na siya iniimbita ulit. Di ba? Until he died na lang. Nalulungkot siya because ganit, feeling nila tuloy, ganito na ba si Pokwang? Unreachable na? Parang nakalimot? Yun sabi na. So ako naman nalulungkot for Boss Wawi that time. Pero sabi ko, well, it's not too late. After all, the New Music Box now under another management, a new management, is still Music Box. Pokwang can still visit para ma-vindicate siya. Yes. Ano? Pasal po kayo sa Music Box, madalas po kami doon ni Nana. Ako masaya-masaya ako, lagi po din dato. Nana po si Direct Chaps, kasi andun ako every night. No, so, kay Miss Pokwang Nay, kung ano man yung mga kontrobersyang ginaya. Sabi nga ng sa play namin na parating sa festival na sa Sinadasal, itapon mo. Tama. Dahil yun hindi makakatulong sa'yo para mapagaan ang iyong pakiramdam. Totoo yan. Totoo yan. Lahat naman tayo, di ba? I'm sure you all agree, yung ating mga viewers ngayon at mga listeners, na iba pa rin yung binabalikan mo yung kahapon mo. Yung magandang pinag... Itapon yung mga pangit,
balikan yung mga kung saan ka pinanggalingan, anong pinanggalingan mo. It's nice to go back home. Diba? Yun. Ayan ha. Okay. Balikan natin yung mga ano natin. Mm-hmm. We have 1,158 and counting. Master Cedric, Mr. Direk. Oy, Cedric, punta rin kami na Princess Pasquin, ang aming celebrity dreeper. Hi, nanonood siya. I like watching your videos po kasi fair kayo, walang bias comments. Eminem Twin Star. Gloria Ocampo. Hello po, Direk. And Nigel Bert, watching from Scotland. Scotland, wow. May nagpakulay, anong pangalan? Natutulog ito yata si ano. May nagpakulay, ayun. Anong pag nagpakulay? Nagpapadala. Kasulat naman, ano? Nagpapadala yun? Nagpadala siya ng 320 yen. Agnes Jenaniva. Hindi mo naman. Maraming salamat, grabe, no? Good evening, Chops. Tita Menci, magandang gabi. Hello po from UK, magandang hapon po. Sa lahat ng mga Kapampangan na Manalbe po ngayon, kinin kaya kaming live, lalong-lalo na taga-Rengkareng, taga-Minalin, Pampanga, metong pong maya pa oras kaya kayo, sana po mag-subscribe na kayo po at supportan nyo kayo po kining OOTD. Yes, kahapon na birthday pala ng aking eldest brother, si Jonathan Sukal dito. Happy birthday sa Manong. Tsaka si Tita Marietta Sukal dito, at tsaka pamangking ko si Julius Cesar Emmanuel Sukal dito from Santa Barbara, Iloilo. It was a birthday yesterday. Tatlo-tatlo sila, kasabay ni Malubari. Tapos, mga taga Pandanding na Iloilo naman dyan. Hello sa inyo, kasi dalawang aking town sa Iloilo. I'm pure Ilonggo. Okay, yun. Thank you. Sa mga first-timer po na manonood, sila Dory, Sir Roel, Charlina, maraming salamat. Sana po yung mag-subscribe na po ang mga first-timers na nanonood ngayong oras na ito. Hi, Direk Chops and Nigel Bert, watching from Bahrain. Yun, no? Pagbigyan nyo na po kami, dahil ngayon lang po kami talaga makakapagbasa, dahil kapag po nagsushoot namin, hindi po kami nagkakaroon ng relationship sa inyo ng ganun-ganun na. Gusto ko lang pala muna nakpasalamatan yung Chillax Vape. Chillax. Ay, oo nga. Kasi pinigyan lang ako ng tayo ng pack tayo ng isang gabi. Pero this is coming out dito sa Philippines sa November pa. Kaya maraming salamat kay Jan Tagiam, isa sa mga distributor sa Philippines. Chillax Vape, ha? I will inform you about that. Ang ganda, pero I use vape kasi eh. Pero I suggest na yun ang gamitin nyo pag gusto nyo mag-vape. Yun. Okay. So, ito na, Nay. Mag-uusap. Ito, bago yan. May nagbigay ng 75 pesos. Sally Jam. Yeah. Di ba? Sally, thank you. Happy to watch live. Ganyan. O, sige, pag-uusapan na natin ang maraming, kaya siguro marami rin nanonood na eh, dahil they're interested finally here. Itong pinakabagong-bagong, latest na showbiz. Bagong pasok. Basong pasok. Fresh na fresh. Fresh na no? Fresh. Na suspended na, sinuspended na ng MPRCV ang It's Showtime. Yes, we received a press release, no, as an official statement. The official statement of MTRCB, no, under sa pamumuno natin chairperson si Ms. Lala Soto. Napakahaba ng kanilang official statement, kasi nilatag nila lahat doon ang everything about this suspension. Ang pinanggalingan. Ang pinanggalingan. Oo, ang simula. Tapos yung iba rin na mga instances na nag-violate ang It's Showtime. Pero dinismiss lang nila yung mga sitwasyon na, because for them it was nothing grave talaga. Yung kaya ito lang ang talagang pinagmula ng talagang tunay na suspension. Ang suspension na ipinataw, no, na ipinataw ng It's Showtime ay 12 working days. 12 working days, no. Na kumbaga 2 weeks. Ang totoo po niya na nakarating sa aking kaalaman na hindi lang taga 2 weeks ang anak. Actually, 1 month dapat yan yung suspension na ipapataw ng board. 31 members ng adjudication board plus Ms. Lala Soto, that makes them 32. 1 month dapat talaga yan. Yun ang gusto ng mga maraming board, yes. na majority of the board. Mm-hmm. Pero sinabi ni... Nakiusap si Lala. Mm-hmm. For humanitarian reasons. Kasi ang rason niya na ay, 'di ba, dahil nga yung mga empleyado ay kawawa, yung mga artista naman eh, marami naman pera yan. Malaking kita nila. Exactly. Hmm. 'Yun ang sinabi niya, na yung mga artista may mga pera yan. But this staff, members ng staff, tsaka mga writers, mga PAs, na umaasa lang sa kanilang daily na sahod, di ba? Sa kanilang daily na sahod, kasi just paid lang kapag may show lang.
ay saan sila kukuha ng pambili ng pagkain nila, ng pambuhay, patulong sa pamilya nila. Kaya nakiusap siya na bawasan yung 1 month. Kaya hanggang they decided on the 12 suspension days, okay? Airing days to ha, na unanimously decided by the board. Wala sa lahat instead sila. Instead of 30 days, naging 12 days na lang siya. 12 days na lang siya. So, anong pinanggalingan nila na ay bakit po, bakit sila sinuspend? I know you, our OOTders would want to hear that. Yeah, part of the reasons, ito ha, MTRCB, ito babasahin ko ang official statement ha. Sige. Tulungan mo ako yes, na yes, ha. MTRCB suspends its showtime. The movie and television review and classification board issued today, September 4, 2023, its decision to suspend the live noontime show, its showtime, for 12 airing days. Tapos, viewers lodged multiple complaints before the MTRCB concerning the show's July 25, 2023 episode, wherein the program's host allegedly acted in an indecent manner during one of its segments, Isip Bata. The said case was referred to the MTRCB's hearing and adjudication committee, which heard the case and required the respondents to submit their position papers following a procedural process. In accordance with the Presidential Decree PD number 1986 MTRCB Charter, the respondents may file one motion for reconsideration, MR, within 15 days after receipt of the decision should be the board's decision be adverse to the respondent's MR, they may appeal to the office of the president within 15 days from the receipt of the decision of the MR. Ayan. Bago natin, ano yan, i-explain na muna natin kung ano yun. Apo. Yun, ibig sabihin noon, ngayon nagpataw na sila ng suspension, pero hindi pa siya effective. Okay? They are given 15 days para mag-submit ng kanilang motion for reconsideration. So, after 15 days na yan, ay pag-uusapan ngayon, pag nasubmit after 15 days, pag-uusapan ngayon ng board, aaralin nila kung ano talaga ang kanilang defense, ang defense nila on that. Ngayon, after that, doon sila mag-decide with finality. So, pag hindi pa sila payag, may chance pa rin ang It's Showtime na mag-appeal sa Office of the President kung gusto pa nilang i-push. Pero kapag doon pa lang sa MTRCB sa level, kapag nag-final na sila at sinuspend na sila, kasi actually kung tutusin, pwede nang gawin yun eh. Yes. But in fairness to MTRCB and its chairperson Lala Soto, they are so fair. They are so fair kasi hindi sila ganun ka-harsh, though they have the authority kung tutusin. Pero they dumadaan sa due process. Due process pa rin na pinaiiral nila. Okay? Eto ngayon, may additional sila. This is not the first time that a preventive suspension order was imposed on its showtime. In 2010, the MTRCB imposed a 20-day preventive suspension on ABS-CBN daily variety show then called Showtime. Tapos in 2023 alone, the MTRCB has received multiple complaints which the board has given due course. Okay? Most recently, the board issued two additional warnings to the noontime show concerning the following cases. Case number one, inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda. Hosts Jong Hilario and Vice Ganda. So, G-spot during the January 24, 2023 episode of its Showtime in violation section 2, chapter 4 of the implementing rules and regulations of Presidential Decree number 1986. Yes. Anong decision doon? The board found the respondents, ABS-CBN Corporation Broadcasting Network, remiss in the performance of their respective functions and duties required under the implementing rules and regulations, IRR of Presidential Decree number 1986, specifically section 2, chapter 4 thereof, and are admonished to refrain from making any utterance of similar nature, for the same will be dealt more severely. Case number 2. Inappropriate utterance of the word tinggil by host Vong Navarro during the June 3, 2023 episode of its Showtime in violation of Section 2, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of PD number 1986.
ang decision doon. Derelict in the performance of the respective functions and duties under the IRR of PD 986 respondents were silently were sternly warned by the board that a similar alternative will be dealt with more severely. So at present, the noontime show has duly submitted their MRs for the above mentioned cases which are currently pending with the MTRCB's adjudication committee. Ibig sabihin, iba pa to. Sa dami ng mga complaints na ay kasi ganito nangyari na manonood ka bilang televiewer tapos na-offend ka, may MTRCB na pwede kang mag-complain. And then the MTRCB will watch it. I-check nila kung meron bang katotohanan yung complaint ng kung sino man nag-complain. Alam mo ganito lang yan eh. Alam mo there's some violations that we sometimes do no during live shows most especially. Hindi maiwasan yun eh. Sometimes by slip of the tongue, faux pas, like si Kim Chu who uttered the word vibrator na wala naman sa loob niya yun eh. In fairness to Matur and in fairness to MTRCB, dinismiss nila yung issue na yon because kumbaga alam nila na walang intent na sabihin ni Kim Chu yon para di ba para sa kabastusan na angle kumbaga nagkamali lang siya. Kumbaga that meaning there, that double meaning na nabigay doon ay na-dismiss na MTRCB. Hindi naman sila ganun kalalang sabi, akala stricto. Huh? Hindi. In fact, they were helpful because they wanted to the industry na makabangon. Pero sana mag-ingat. Alam mo, responsibilidad ng bawat palabas, ng bawat network, lalo na sa mga host nila na may kapasidad, may capabilities na maging sa laula, na, di ba, alam mo naman yung language na ginagamit. Kumbaga, ingatan ninyo, the writers must be very, very careful sa kanilang mga binibigay ng mga story at mga materials sa kanilang mga host, lalo sa mga katulad nila. Of course, no, alam natin sila Vice Ganda who are so playful with words na nakapagbigay ng mga double meaning. Hindi sila pinag-iinitan ng MTRCB, ha? Nakikita kasi natin ng mga televiewers kung ano ang klarong complaints against them. Kita mo, nung last week yata, na kwento nga, nakausap mo natin ng taga-MTRCB, di ba may dance number yata si Vice Ganda at si Ion Perez, na parang medyo indecent din ng konti, pero pinalagpas nila yon. Though may nag-complain. Na ganito lang, no? I will play devil's advocate. Yes, sasabihin ng iba na hindi ang tingin sa kung anong ginagawa nila ay hindi naman bastos. Maaaring sasabihin nila Lala Soto, the chairwoman of the MTRCB, is just using her position for it to be able to axe, because may axe to grind. Yes, axe to grind at other shows. Kasi kalaban na siya ng tatay niya ang kabila. Oo. I read you. Pwede kasi na yun na ganoon ang isipin ng iba. Mm-mm. No? Pwede naman na kumampi sa kay Miss Lala Soto. Just to let you know, mga kaibigan, si Lala Soto is the chairperson. But she doesn't decide for any of the violations. It is being submitted to the board. They have a 31-member board. At hindi niya lahat kakampi yan. Kahit ang kampi, they are working hard, no? Sila, may kanya-kanya silang mga position on okay, every issue. Okay, I will play again. There was advocate, Nay. You as a chairwoman, you always have the right, the last say, and the last call. Hindi. And you can influence your members. But as far as I know, Lala, as far as I know how MTRCB works, that doesn't happen. Kasi lahat sila, they play their responsibilities. They work hard on it. Kasi may mga pangalan sila pinaprotektahan. They're not just no ordinary people. Na hindi ako to, ha? Mga OOTD, hindi ako to, ha? Pero paliwanag na sa kanila. Gusto ko lang maging balance. Dahil yun ang dahilan kung bakit may OOTD tayo. Yun ang problema. Actually, si Lala Soto feels that plight. Yes. Because it just so happened. It just so happened that she is the daughter of one of the hosts of the other show, si Tito Soto. Pero siya was assigned because of her, ang kanyang respectability, ang kanyang kaalaman, ang talino niya, that's it, ang kapasihan, para siya ay assigned to chair that particular agency that handles all the TV shows and the movies in this country. Pero siya per se, she's very fair. Kasi hindi lang naman showtime eh. Maraming shows even sa GMA7, may mga shows diyan na may mga nip split pa diyan, makita mo. Alam mo, basta hindi sinasadya.
nagwo-warn sila. Pero tulad nitong ginawa, yung icing yes. issue na yan, kinausap na yung writer eh. Inamin ng writer na ginawa niya talaga yung script na yun. Alam mo, iba yun eh. Iba yung in-script nyo. Uh-huh. Iba yung nangyari lang. Na hindi sinasadya. May magsasabi na yun na hindi fair ang judgment, di ba? Hindi na, alam ko, mahihirapan si Miss Lala Soto na i-convince yung mga taong point blank na nag-iisip at naniniwalang hindi fair yung judgment niya sa pagsususpend sa It's Showtime. Palaging magkakaroon ng kulay kasi nga, ang tatay niya, ay na si Tito Sen, ay kabahagi ng Itbulaga. Mga kaibigan, ang MTRCB only acts ayon sa complaints na natatanggap nila. And these complaints come from people. It doesn't come from the family of the Sotos. Alam mo yung ganon? It doesn't come from relatives. It comes from the viewers. Okay. Alam naman natin, logic amongst us, within us as parents, di ba? You know naman, free TV is very accessible to everyone. Especially noong time shows when, halimbawa, nagluluto ang nanay ng bata. Hindi naman niya kontrolado ang kanyang 6-year-old na anak na manood ng It's Showtime. Siyempre, alam naman natin kung alin ang mga portions, kung alin ang mga ginagawa ng mga host na hindi na normal na nakikita natin na maayos. Na napapansin lang 'yan makamalian na when they cross the borderline. Kapag alam mo may mga kabastusan na ginagawa na parang lingid sa alam mo 'yan, lingid sa norms ng mga napapanood natin sa television, especially sa TV. They're stricter on television because you know, ang mga kabataan ay talagang hindi natin control. Kahit magparental guidance ka pa diyan, hindi pa rin nasusunod diyan eh, because you know, parents have their own task and children really have easy access to open the television sets at saka watch the same thing. Ngayon, may nagtanong nga sa atin eh, what happened to Wally Bayola? Yes, yung pagmumura ni Wally Bayola is not just a simple thing. Yes. It is something big. Okay. Ganito, actually hindi caught on camion eh. Yes. Actually si Wally Bayola, he could have easily denied that. Napanood ko yan na. Yes. He could have easily. Hindi ko napanood yan. Yes, ako napanood yan. Pero in fairness to Wally Bayola, despite na, kasi alam mo, mga slip of the tongue yan eh, 5 minutes after, he apologized. Iba yung nag-apologize ka eh. Kumbaga, sometimes yung crime, bumababa eh, nagsisimmer down yung taas, yung momentum. Nare-read ko ngayon no, yung subtext ng mga bagay-bagay. No? Maaring mali po ako. No? Bilang taga-MTRCB, kapag nakita naman na diba, binigyan ka ng warning. Mm-mm. Tapos, either nagpa-sorry ka after 2 days or ilang araw on air sa ginawa mo at inaamin mo na nagkamali ka, pwede ka nalang pagbigyan. Pero kung halimbawa, binigyan ka ng warning, paulit-ulit mo pa na parang sinasabi mong wala kaming pakialaman, you have no power towards us. Mm-hmm. Mainis ka talaga bilang taga-MTRCB. Tama. Most especially because television at saka movies na ito are under the authority, under the guidance of MTRCB. Kaya sundin mo talaga because pasok pa sa kanilang batas, sa konstitusyon ng bansang ito, kung saan sila ay naka-assign to look after all of you there. Kasi sa movies, mas medyo okay pa ang movies eh. Kasi halimbawa ako producer. Halimbawa ang pelikula ko, bold. Halimbawa super violent, ganyan. Siyempre, ang gagawin ng MTRCB dyan is just to classify the movie according to how you show it. Kung gusto mo maging R18 yan, okay, andun ka. Pero siyempre, ang market mo limited. You cannot get SM theaters. SM theaters kasi bawal sa kanila R18. Gusto mo ba maging R13, whatever, magbabawas ka ng eksena ngayon para pasok sa standard kung anong level ka pwede pumasok. It's the producer's call. Sila ang gagawa na kanilang classification. Ang MTRCB lang mag-approve ng classification. Pero ang television is stricter sila talaga sa TV. Free viewing yan eh. May ano dito, no? I do not know if this will trigger you. No? Sige, basahin ko. Sige. Hay nako, Jobert, nawawalan na naman ako ng gana sa'yo na paghahalataan ka. Ay, hindi. Wala akong pakailan kung walang kang gana sa akin. Because I'm explaining the fair, the side of MTRCB. I don't really care because you know what? Mga kaibigan ko rin mga host ng Showtime, kaibigan ko rin ng host ng Itbulaga, kaibigan.
at wala akong pakialam, kinaklaro ko lang. Yun yung po nagiging problema natin, no? Dahil nga hindi po tayo pare-pareho ng opinion. Yeah. Kami na ang dalawa ni Nanay, hindi po kami pareho ng opinion sa maraming pagkakataon. Yeah. But we will always respect. Yeah. Tandaan po natin na mga opinion na sasabihin ng mga bibig namin ni Nanay, maaaring hindi yung opinion at hindi maaaring tama sa inyong pakiramdam. Na-suspended because of paulit-ulit na violations eh. Maraming salamat, Mr. Ron Reliasiva. I'm sorry. I don't like you. Because you know why? Okay lang sana kung you give me points. Yes. Pero para sabihin mo sa akin na para bang kung ayaw mo sa akin, hindi kita pipilitin. Hindi kita pipilitin. Dahil akala mo ay ito naman ako, akala mo biased ako or what? Ano pa kinabang ko sa mga yan? Diba? Basta ako, pinapaliwanag ko inside the MTRCB. Nakita naman, nabasa natin kung ano yung suspension notice na pinadala nila, yung warnings nila. So, alin ang mali doon? Ano, sabi ni Daniel Arenas, mas adult talaga si Sir Jobert, matured. Thank you, thank you. Diba, kumbaga, huwag natin tingnan on that level. Kasi, parang political color lang yan eh. It's not because dahil wala na ako sa ABS. Sabi ni Viti Nay, ine-explain lang naman niya, tama lang naman ang explanation ni Jobert. Oo. Oh, explain ko lang naman. Kung meron kang maganda explanation may share sa amin, give it to us. Huwag mo lang akong direction na ayaw mo na sa akin because ayoko din sa iyo. People who doesn't like us, bakit namin ipipilit ang sarili namin? Oh, diba? Oo. Oh, kaya nga, itong show na ito para sa atin. Yeah. Sa inyo. Opinion? Tala ko yan at diskusyon. Yeah. Kung may opinion kayo, yes, we'll share that to everyone kasi, you know, we are not all perfect here. Okay na, i-clorin lang natin, no? Oo. Suspended ang MTRCB sa free TV. Mm. Pwede naman silang papanood pa rin sa YouTube. Napapanood pa rin naman sila ngayon. Pero kasi wala pang effectivity ito until its finality after 15 days ng submission of the motion for consideration. Mahaba-haba pa. Mahaba-haba pa po. Hindi ito kagad-agad. Pero okay, malulungkot ha. After 15 days, malay mo maunawaan ngayon. Maunawaan ngayon ng MTRCB where Showtime is coming from. Baka ma-lessen. Yung, alam mo yun? Kumbaga, nasa kanilang decision because, pero right now, they're stern sa kanilang decision na sila ay suspended at binaba pa ito to 12 days because naawa nga sila ng Soto ang chairperson. Siya ang nakiusap actually, wag naman 1 month. 1 month ang gusto ng board eh. Mm-mm. Ako na, pati na rin sa mga nanonood at nagbibigay ng kasiyahan na ibinibigay ng Showtime sa kanila. Eh, ako doon ako naaawa. No? Ako ang ito ha. Totoo yan. Itbulaga baby ako mula nung bata ako. Napapagod ako sa Itbulaga, sa totoo lang. Diba, sasabi ko naman yan, I'm very vocal about it. Nai-enjoy ko si, yung mga bata, sila kulot, sila, yes, ito yung batang lalaki, yes, si Argus, I love him. Natutuwa ako pag nag-uusap tayo ng Vice. But you know, hindi ko control mga violations na covered, nako-cover ng MTRCB on their show. Hmm. At saka ako mas mo na, well, tayo magagawa, alam nga naman punta ako sa FTC at maglupasay ako doon para sa Showtime. Kasi may violation sila at inaaral ito. Hindi lang naman sila basta-basta, ang tagal na nito ha. Pero imagine mo, ngayon pala sila naka-decide on the suspension, pero open pa for motion for reconsideration. Pag sinabi motion for reconsideration, magbibigay pa sila ng kanilang explanation there. Tapos, aaralin ulit ang board. Malay mo, baka mabawasan pa ang kanilang suspension or baka mapatawad sila. Hintayin natin. Pero sa ngayon, they've announced the suspension. Ilang araw nang nakikitang malungkot si Vice Candanay. Nararamdaman yon na malungkot siya. Mukhang before this ay alam na nila na merong ganitong sure verdict, naman. No? Nagano na yan, may mga leakage, may mga naririnig na yun sila. Pero alam mo, mga kaibigan, it's not just about Vice Ganda, Ayon, at saka, kasi sila, Ami Perez doon, matitinong host din yan. Si Atsyo, masaya silang host. Pero alam mo, it's every host's responsibility na sundin ang batas ng telebisyon. Hindi ka taga pwede magmura. Pagsasadya mo mura, hindi ka pwede magbigay ng double meaning. Binabawal nga sa DZMM namin dati yan eh, na hindi ka pwede magbigay ng double meaning. There are words na hindi pwedeng gamitin sa television. Lalo na noon time, kung saan ang audience mo, karamihan dyan ay marami ang audience yung kabataan. Kung walang MTRCB, walang regulation na, this might be a chaotic entertainment. Chaos ito on entertainment. We have to respect that. They have their decisions. It's
not my decision, it's that CHAP's decision, it's MTRCB's decision. And it is not only one person who decided yeah, for that. It's 31 members board. At the end of it all, they are still given an MR, a motion to reconsider, no? For 15 days, and after that, mahaba-haba pa to, huwag muna po kayong malungkot, huwag muna tayong mag-away-away, huwag muna tayong mag-ano man, no? Dahil nandito lang po tayo para sabihin sa inyo kung ano po yung latest at kung ano yung mga opinion ng bawat isa. At isasiwalat at tutulungan namin ma-verbalize kung ano nasa puso ninyo. Sa totoo lang, mga kaibigan, kasi I'm also privy to the leadership before of isang sino ba to dati aking kaibigan, nakalimutan ko ha, Diyos ko, yes, my mind ha, Consolita Laguardia. Consolita Laguardia, she was former MTRCB person. Mas istrikto yun ha, pag sinabi niya bukas may suspended ka. Lenient pa nga itong kampo ni Chairperson Lala Soto on her board ha, do matatalino rin to, pero hindi sa, kasi may humanitarian ano pa sila, may puso pa sila, being human, no, to the people who work for the productions, kaya ayaw nila masyado masaktan yung mga tao na nagtatrabaho within that production, lalo sa Showtime. Kung si LaGuardia before, sabi, patawag ka ngayon, bukas suspended ka, wala kang magagawa. Kailangan sundin mo ang batas, mas stricto noon. And it worked, ha? It also worked that time. Pero ngayon, bibigyan na kayo ng konting leniency, tapos hindi pa rin yung susundin. Abay, teka lang naman. Mas matapag kayo sa MTRCB. Huwag na kayo mag-television. Mag-roadshow na lang kayo. Yan. At hindi kayo covered ng ano. Hindi kayo covered ng MTRCB. Nasa 1,500 viewers na tayo na eh. Grabe. Well, pasensya so, sobrang, na sa... Ano, pasensya na sa... I'm not here. I don't mean to offend our viewers. Yes, ha? Pero yes, yung kanina lang na yun. I don't buy her, him, whoever he is. Ha? From, I don't know him from Adam. Basta, yung personalin mo ako, ay sorry ka. Hindi mo ako gusto, lalong hindi kita gusto dahil. Ganyan po si Nanay Jobert. But just the same, alam kong puso nito at alam po ako po na kayo rin po ay may magandang puso. Ang nangyari po sa MTRCB, between MTRCB and Showtime, ay isang aral na ng buhay, Nanay. Para sa lahat. Na meron po tayong regulation na merong mga bagay na maaring pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. At hindi lang po sa MTRCB at saka sa television ito, ha, mga kaibigan, even sa totoong buhay, even sa inyong line of work, di ba, when you work for a company, you have to follow rules. There are rules na ipa-follow mo. Pag hindi, alam mo you're subject for some warnings, tapos after that, tatanggalin ka. Ganun lang yan. Saan? Hindi lang naman nagkataon ng like, ba, tayo, MTRCB, kasi under sila sa MTRCB, yun ang pinakaano nila eh. Like sa atin, sa mga buhay natin, di ba? Kahit saan naman pumunta na. May mga batas. Sa bahay ko, may mga batas at may mga rules and regulations ako. Ayaw mo sumunod? Live. Ganun lang yan eh. At kapag may nagkamali ka, madali naman ang pagpapakumbaba. Hindi mo naman ikamamatayan. Alam po, yes, totoo. That doesn't make you less of a human being if you know how to say sorry. Like what Wally did, tao lang siya eh. Hindi sa kinakapayat si Wally, but nakakabawas ng sama ng loob pag ang tao ay humingi ng tawad. Pag nag-apologize na, in whatever manner, alam mo, di ba, we're all forgiving naman eh. Di ba, basically, human beings are born to forgive. Pero, you know, pero, kumbaga, kapag nagmamatigas pa, kasi ang problema, yan ang problema sa Showtime. Sa napapansin ko. Yes. Pinagmamatigasan nyo kasi na wala kayong kasalanan. At kaya hindi mo kasi talaga masisi dahil nga si Tito Sanay anak ni anak yun, niya. Nabibigyan nagkaroon ng kulay. Pero kung tutuusin mo kung wala si Tito Sen sa picture, maaring walang ganitong alingas-ngas. Totoo yan. Na maaring nung dati na nasuspend ang shit Showtime dati noong year 2010 yata I guess at ginawa siyang magpasikat ay tinanggap na mamamayang na manonood dahil alam nilang may nangyari at may maling ginawa. Yes, kinuha si Lala Soto as your person here because of her capacity, because of her, you know, record niya sa pagkatalinong bata at saka alam niya because she's born in this industry. Alam mo yon, hindi naman bago sa kanya ito eh. Kaya sabi natin, at saka walang balak ang panguluhan na napapalitan siya because they know that she is doing her job well at saka yung kanilang board is doing well. Ngayon, Diyos ko, kita mo naman mga sa legislature natin, nag-aabang lang yan ng mga butas kasi gustong butasan niya sila Lala. Pero wala sila may butas because they're doing their job very well. Binibigyan lang ng kulay ng iba kasi dahil nga anak siya ni Tito. Maaring may kulay, sige, bigay na natin yun, Nay. But then of it all, tinatrabaho, merong basis,
ang bawat bibigay nilang mga sanctions sa bawat mga programs na meron tayo. At sa lahat ng TV shows, mag-iingat din tayo, of course, sa ating mga inihain na mga programa sa ating mga kabataan. Depende sa oras kung kailan sila pinapalabas. Hmm. Kasi di ba, pag mga ating gabi naman, medyo maluwag-luwag naman na sila ng konti. Pero pag mga tanghali, especially pag mga tanghali, where children are home, watching TV with their parents, your family, ay ingatan naman. Ako na, hindi ko po kilalang personal si Lala Soto, no? Ang ating MTRCB chairman. No? Pero yung binabasa nating nice statement. Ako palagi ako sa subtext, yes. No? Hindi lang kung ano yung binabasa mo. Uh-huh. Ano. Sa sobrang haba ng explanation, gusto niya talagang maging klaro sa tao, sa mamamayan na manonood, kung saan ang pinanggagalingan niya. At dahil doon, parang bigla akong sumaludo kay Miss Lala Soto. Exactly. Mm-hmm. That's why I love her. Uh-huh. I believe in her because nga, hindi siya biased. Hindi siya biased. Isipin mo ng mga tao, biased siya. Well, we can blame you, we can't force our issue on you, pero believe us, she's working very hard. At saka, iniingatan niya because syempre, alam niya sa sarili niya na kapag may ginawa siyang ano, check yun, ibabalik sa kanya yun, magbubumiran sa kanya yun. Okay? Yun. Thank you, MTRCB, for the trust, no, for sharing with us your thoughts on this suspension. Gusto lang namin malaman ninyo firsthand because we owe this all to you. Kayo lalo yung mga viewers natin at mga kababayan natin. Salamat, ha. I hope it's medyo clear. Pero, huwag kayong magala. 15 days pa naman from today. Yes. Submission ng MTRCB, ng motion for reconsideration. Let's see what happens after. Okay? Malaman man natin yan, eh. At yun, kayo pa rin ang unang makakaalam. Don't worry. Swerte nyo, ha? Dito lang sa OOTV yan. Kaya ang mga nanonood ngayon na nasa 1,500 viewers, mag-subscribe na yung mga hindi pa nagsasubscribe. At patuloy nyo pong ibigay pa rin sa amin yung pag-share. O pagkukwento sa inyong mga kaibigan na merong isang programa ngayon na para sa inyo at para sa ating lahat. Yes, alam yun na. Nay, handa ka ba? Gusto mo ba? Meron ka bang inanda sa akin? Ay, wag na. Sa mga susunod na lang natin yun, mga palabas. Basta ako nag-enjoy ako discussing these issues kasi no, ito nakaka-titillate ng ating mga ano eh, ng mautak. Yes, yes. At saka I love our audience. Grabe. Live po ito at wala po kaming script pero dahil nga may mga audience na patuloy na nagsasabi bakit yung pagmumura, ganyan, kung ano man yung mga thoughts ninyo, we will start reading all this, no? Pero patuloy po kami magpapasalamat sa inyo at ang pagpapasalamat naman ay hindi salita lang, kundi pagbibigay sa inyo ng mga ganitong mga klaseng usapin at talakayan. Ayan. Totoo yan. Marami pa yan, ha? Marami pa yan sa mga susunod nating episodes. Diba? Dito sa ating program. Okay. Maraming salamat, Edenzo, na nagpakulay, who'd sent CHF5. Sincha Tanaka sent 320 yen. Sa mga patuloy na nagpapakulay, maraming salamat. Sa mga patuloy na nagsasabing pogi ni Chops, si Chris KBTS, maraming pong salamat. Naka-subscribe na po sa FB, maraming salamat. Meron po kami mga subscribe na rin kayo para ma-update po kayo sa kung anong mangyayari sa susunod na aming mga episodes. Ang aming FB page, ang ating FB page ay OOTD Jobert and Chops Channel. Ang aming Instagram, OOTD Jobert and Chops Channel. TikTok, Jobert and Chops Channel. And Twitter, OOTD JC. Yan lang po ang ating mga social media platforms nang sa ganun ay ma-update po kayo sa kung anong susunod pong mga mangyayari sa OOTD. Sa lahat ng mga bagong subscribers namin ngayon, dumami po bigla yung mga subscribers namin ngayon at magla-live namin. Thank you. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Sa lahat ng mga taong hindi naniniwala o sinasabing ang opinion namin ay mali at tama yung sa kanila, we will still respect you. Huwag nyo lang ako personalin. Wala lang personalin. Bano, it's my right. Sa lahat ng mga magti-team replay, maraming salamat. Salamat talaga. Alam mo, napakarami. Alam mo, we have a very intelligent audience, no? At saka, they're having fun, I know, no? At saka sa mga lals abroad, we wish you na sana hindi kayo na homesick dyan. At saka, just continue working. At saka, take care of your health, ha? Diyos ko, hirap-hirap yata na magkasakit. Lalo pag wala ka sa tabi ng mga pamilya. Umihingi kayo ng BI. Alam ko, nag-expect kayo pero nakapag-uisat kalahating oras na po kami. So we will reserve it sa aming susunod na episode ng OOTD! Oras ng opinion! Talakayan at diskusyon! With grabe ang lakas ng boses, loud and clear at
Nay, lalo kang minamahal ng ating mga televiewers sa pagiging totoo mo, Nanay Jobert Sokal dito. I love you so much, anak. Nako, thank you so much, televiewers natin. Everybody, thank you. Thank you so much, anak. Direct chops man ang sala. Na nagsasabing, maaaring ang opinion mo ay iba sa opinion ko. Pero may sariling respeto. At ang respeto ang magpapabuti sa mundong ating kinagagalawan. At patuloy lang tayong maniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. Ako, palagi ko lang ito naririnig kay Kuya Boy Abunda. Every time he speaks at saka may mga napag-usapan sa grupo namin, he would always remember what his late mom said to him, si Nanay Lising Abunda, when she was still alive. For as long as you know your way back home, you're okay. Every time naalala ko yan, it brings tears to my eyes. Kasi Kuya Boy kasi so sweet, tsaka kahit ano narating niya, he's still very, very humble. Ganun lang yun. Huwag ka mag-alala with that kind of attitude. Pagpapalain ka pa rin ni Papa God. Okay? Salamat na marami. Thank you very much. God bless everyone. Bye! Whew, grabe yung ano na to. Maraming salamat. Andayo pa nating viewers. Di ba na? Sige, pabayin na tayo. Pretty good, everyone. We'll see you again. We'll see you again sa aming susunod.